Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, umarap na kay Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. kahapon si Police Major Alan De Castro. Ang paunahing suspect sa pagkawala ng Batangas Beauty Queen na si Catherine Camilon ayon kay PNP Crime Investigative Detection Group Director Major General Romeo Caramat Jr. Sa pagharap ni De Castro kay PNP Chief Acorda Jr. nitong Miyerkules sa Camp Crame, inamin nitong may relasyon sila ni Camilon na kanyang itinago dahil kasal ang pulis sa kanyang asawa ayon kay Caramat. Dagdag pa ni Caramat, iniutos din ng hepe na harapin ni De Castro ang personal nitong problema matapos humingi ng tawad kay Acorda ang nasabing pulis na hinihinalang konektado sa krimen. Nang tanungin naman si De Castro sa pagkakasangkot nito sa kaso ng pagkawala ng Beauty Queen, tikom naman ang bibig nito. Matatanda ang noong November 9 nang matagpuan ng pulisya ang sasakyan ng mga suspect sa isang bakanteng lote sa Barangay Palocan, East Batangas City, kung saan inilipat umano mula sa sasakyan ng biktima si Camilon batay sa ulat ng mga saksi. Patuloy pa rin ang operasyon ng pulisya sa paghahanap kay Camilon na mahigit isang buwan nang nawawala matapos umalis ng bahay sa Batangas lula ng kanyang sasakyan noong October 12. Huli siyang namataan sa kaparehong araw ng pag-alis nito sa kanilang bahay sa loob ng isang mall sa Lemery Town bandang alas 7 ng gabi. Umaasa naman ang pulisya at kaanak ng biktima na buhay pa si Camilon. Ikadalawampu ang Pilipinas sa kausayan sa Ingles sa buong mundo ayon sa pinakahuling Education First English Proficiency Index o EFEPI ngayong taon. Base sa resulta sa mahigit 2 milyong adults edad 18 hanggang 60 na kumuha ng English test noong 2021, hindi natinag sa number 20 ang rank ng Pilipinas na nasa ilalim ng highly proficient at may score na 578. Pasok sa top 5 at may very high proficiency score ang Netherlands, Singapore, Austria, Denmark at Norway. Sa buong Asia, Singapore ang una sa listahan, sinusundan ng Pilipinas, Malaysia, Hong Kong, China at South Korea. Ang EFEPI ay may limang rankings, very high proficiency, moderate, low at very low. Ang EFEPI ay ang pinakamalaking taunang ranking sa mundo ng mga bansa o rehiyon base sa adult English skills. Sa unang pagkakataon, Pilipinas ang isinigaw ng pambato ng bansa sa Miss Universe stage. Sa ginanap ng 72nd Miss Universe Preliminary Competition sa El Salvador ngayong araw, nagpakitang gilas si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D sa dalawang mahalagang segments ng kompetisyon, ang preliminary swimwear at evening gown rounds. Ibinida ni Michelle ang kanyang skill sa pagrampa, suot ang red swimsuit sa unang round. Nagpamalas din ng elegance si Miss Philippines, suot ang emerald green na evening gown na gawa ng Pinoy designer na si Mark Baumgartner. Mula sa naging performance ng 84 na kandidata na rumampa sa preliminary competition, pipiliin ang top 20 semifinalists na aabante sa susunod na round at iaanunsyo sa finals night sa November 19, Linggo. Tatangkaing iuwi ni Michelle ang ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.